Yo. Ang ipakita natin na Tite Puyo. Ang brand na ginagaya ng mga walang iya. TTFY. Yan ang brand na ginagaya. Pero hindi magaya ng iba. Utang ina. Okay ba? Okay ba yung audio natin dyan? Okay, okay ba yung audio natin dyan? Maganda ba yung audio natin dyan? Tangina. Alayoyo sila ako ah. Hoy, pukay ng ina mong TUC ka, manood ka. Manood ka. Ako, puta. Matagal na ako nakikipag-plastikan sa iyo. Eh. Simula nang dumating ka sa community na to. Oh, yan oh. Simula nang dumating ka sa community na yan. Anak ng pukay ng ina ka. Hindi naman kami nag-benefit sa iyo. Eh. Ikaw ang yumaman sa TTFY. Oh, nung nasa ibang grupo ka, shoutout sa mga lamok ka na mga galit sa kanya. Ngayon, bati-bati tayo mga lamok. Dahil itong putang inan to, nagpakayaman yan dito sa TTFY. Namera yan. Namera yan dito sa TTFY. Yumaman ang trend dito sa TTFY. Yung gross income niya, puta. Sa batalang dati, nanlilimus lang yan. Lahat ng meron siya ngayon, galing yan sa TTFY at galing yan sa inyong lingkod. O, ngayon yung jowa niya, si Madcat. Sino lang ba nagpakilala dyan? Puta, ako lang nagpakilala. Ako nag-introduce dyan samantalang dati, diring-diring si Madcat dyan. O, ako yung nagpakilala, ano? Ako yung tumayong middleman nila para ako, sabi ko, kawawa naman tong taong to. Best friend ko yan eh, si Mad Cat. Matagal ako nananahimik. Putang ina. Binigay ko na sa iyo yung live. No? Binigay ko na sa iyo yung pag-YouTube. Dahil puta, lahat na ng oras namin, inagaw mo na eh. Lahat na ng time slot namin, inagaw mo na kami dito sa TTFY. Puta, bigayang kami. Now, paano ko ba ito umpisan? What's up, business partner? What's up, Eric? Ano, mula pagkagising ko kanina, nagbabalidate ako, nagtatanong ako, magkausap kami, bro, Sherwin, nangyayari. Dahil kahapon, chinismis lang sa akin ni Kuya Eric, out of nowhere, usapang business, magkasama kami kahapon ni Kuya Eric, nagbagsak siya ng karni sa akin. Shoutout nga pala kay Kuya Eric, si Kuya Eric ho, puta, big time na yan, libo-libo yan, libo-libo yan kung kumubra sa akin. Isang bagsak lang ng karne niyan, 18 mil kagabi, parang 19,000 ang binayaran ko sa karne niyan. Shoutout sa'yo Kuya Eric dahil yan ang tunay na grupo, nagtutulungan, hindi nagsisiraan. Nagtutulungan in terms of sa malinis na paraan, no? Sa negosyo, it's all about business. TTFO is all about business. You know, we kill our money because... Teka lang ha. Paano ko ba ito uumpisan? Hindi ko malaman lamang kung paano ko uumpisan to. Well, sa mga nakakapanood, i-share nyo naman tong live na to para nang sa gayon, pati yung mga... Ngayon, kapatid muna natin sila. Ngayon, kapatid muna natin tong mga lamok na to. Ano? Dahil simulat sa pool, kinakausap ko kanina si Bro Sherwin, magkausap kami. Bro, simulat sa pool, alam mo yan. Simulat sa pool, alam mo yan. No? Simula nang dumating yan dito, hindi ko pinagpapapansin yan. Kaplastikan lang ang pinapakita ko dyan. Why? Dahil dumating siya dito sa TTFY na wala namang dala eh. Ano?
siya ang nag-benefit lahat. Even our main sponsor or main yung kumbaga sabihin na natin sa madaling salita si Boss Lloyd. Si Boss Lloyd Gab, uumpisan ko na kay Boss Lloyd Gab. Ako ay marami rin akong tinatago diyan simula noon pa sinasabi ko kay Bro Sherwin, medyo hindi ko man madirekta kay Bro Sherwin pero nasa akin lang yun eh. Hindi ko man madiretsa dahil they are in good terms at masaya ako doon noon na good terms sila ni Bro Sherwin pero marami kaming sinakripisyo para pabanguhin lang yung pangalan nito ni Zion. Hindi ako magdadalawang isip na pangalan ng kauli, di ba? Takot na takot siya sa amin. Hindi, ayaw mo kaming labanan dahil alam mo ang aming capabilities, alam mo yung pwede naming gawin. Alam mo yan, kaya hindi mo kami nilabanan. At kahit naman labanan mo kami, puta pera-pera ang labanan dito, Brad. Ngayon pa, putang ina mo, mayaman na ako. Nakahiga na lang ako sa pera. Anak ng putang ina ka. Si Boss Lloyd Gab, ever since last year or last 2 years nung kami ay nasa Casimero pa, pan na namin yan. And even Madcat ayaw na ayaw dyan kay Boss Lloyd Gab. Dumating pa nga sa punto, alam yan ng mga solid talaga yung mga pioneer ng TTFY, sila JL, yung mga ibang yung mga talagang matatagal na sila, Kuya Teddy, I think alam yan. Yan si Boss Lloyd Gab, hindi kami nakakadirekta dyan. Hindi kami nakakadirektang yung kakausapin namin through email, through his private account. Hindi kami nakakarekta dyan. Samantalang itong putang inantong sayon na to, nung pagpunta dito niyan sa shop, yung unang beses, isang beses pa lang siyang nakapunta dito, yung una't huling beses na pagpunta niya, in-appreciate niya yung shop. Ang ganda ng shop mo, I like the concept, blah blah blah. Dumating sa punto na umaga na, at pupunta na kami ng airport, imi-meet namin si Bro Sherwin. Nasa biyahe, Sir JB, hello po. Nasa biyahe kami. Makinig kayo mga dating Sayonatics, especially sa TTFY at sa mga sa kayon, kapatid nating mga lamok. Makinig kayo. Nasa sasakyan kami. Parang out of nowhere na topic, mga kakainuma, mga medyo tipsy-tipsy na rin kami, papunta kami airport. Sabi niya sa akin, Pops, salamat sa inyo ah. Sobra-sobra. Alam mo ba, Pops? Nakakausap ko yan si Boss Lloyd Gab. Sa private message. Nagbigay sa akin yan ng 35,000, pare. Hindi, I think, hindi lang 35,000, more than 35,000. Ako naman, masaya ako. Sabi ko, okay. Pero kaplastikan lang lahat ng pinapakita ko sa kanya. Dahil hindi naman, ito re-real talking kita sa ayon, makinig ka. Hindi kami nag-benefit sa iyo. Ikaw ang nag-benefit sa TTFY. Bakit may napapala ka ba nung dating nasa Lamuka? Wala naman ah. Umaasa ka lang sa revenue mo, yung mga pambarya-barya, mga pambili-bili ng fishbowl. Pero nung tinanggap ka namin, putang ina, naka-choosy ka pa. Ha? Choosy ka pa para pinapakitang kunwari may dignidad. Tapos lumabas din ang tunay mo na kulay. Matagal na ako nagsasabi kay Bro, Bro, pag tinanggap natin yun, marami tayong isasakripisyo. Unang-una si Ma'am Cassie. Si Ate Abby, Cassie pangalan ng dog nila yon. Si Ma'am Abby, yung ex-live-in partner niya, nag-invest talaga dyan. Nag-invest si Ma'am Hannah, yung asawa ni Bro Sherwin, nag-invest ng malaki, no, para sa friendship namin nila Ate Abby, no, para ipakita sa kanila yung pagmamahal namin. Dahil iniwan nga nito ni Sayon, hindi man lang nagsusustento sa siyam na anak,
Ah, by the way, sa mga hindi nakakaalam, siya mga anak niyan. 10 supposedly, pero namatay yung isa. Oh. Ah, isinakripisyo namin yun si Ate Abby, ano? Ate Abby, I hope na nanonood ka. No. Ah, simula noon, nalungkot ako dahil lahat kami blinak mo, in-unfriend mo, no. Nalulungkot ako doon, pero alam ni Bro Sherwin yan, alam ng trio, alam ng grupo yan kung paano ako nalulungkot, bro. Sinakripisyo natin si Ate Abby para lang dito sa tarantadong to. Na inaagawan tayo ng oras sa social media. No, nahiya na nga kami, o ako, tignan nyo. Nahiya na lang ako eh. Ang pinaka bottom line ng dahilan ko bakit ako hindi nag-YouTube, wala na akong kikitain eh. Kinuha na lahat ni Sayon ng yung oras eh. Ano pang kikitain ko? Oh. Barya-barya na nga lang ang kinikita sa YouTube. Aagawan pa ako nitong tarantado na to. Now, dumating sa punto na kailangan ko nang tumayo, kailangan kong dumiskarte. At ito na siya. May pangatlong branch na ako sa Sabado. Pangatlong branch na. Ito yung una, yung TTFY Sisling. Ah, ito yung unang branch ko. Nandito ako sa unang branch. No, pinasarado ko to. Oh, sarado yan ngayon. Just to let you know, para makapag-live lang ako. Kasi ito, may wifi dito. Doon sa pangalawa, wala pang internet connection doon. No, etong unang branch ko pinasara ko para lang mag-live ako. Ayan, oh, nakasara yan. Oh, pinauwi ko muna yung tao ko para mag-live ako. Kasi hindi pwede ito eh. Kasi ang tagal ko na nagtitimpi, ang tagal ko nang nagpapasensya dyan. Oh. Nasaan na ba tayo? O, mga lamok, makinig kayo. Sabi ko kay Bro Sherwin, bro, pag tinanggap natin yan, make sure bro, nakakausapin mo. Kasi pinaano ko na yan eh, sabi ko kay Bro Sherwin, ikaw na bahala. Make sure na itong iiwanan natin si Ma'am Kasi. Siyempre, pagka tinanggap natin tong sayo na to, na problema kami dyan, totoo yan. Pinahalagahan namin yung relationship namin kay Ma'am Kasi. Hindi kami plastic. Pinahalagahan namin yan. Kaya we make sure na bago kami umakyat kay Sayon or bago kami makipag-ayos, we make sure na planchado lahat ng iiwanan namin. Bro, make sure na pag tinanggap natin to si Sayon, may isasakripisyo tayong friendship. Bro, sige bro, kakausapin ko na magsustento yung sweldo sa YouTube, magbibigay siya, magsishare. Anak ng puta, kumita ng libo-libo sa community natin, nakapagbigay ba? Oh, nakapagbigay ba? Come on bro, wala ang binigay sa pamilya niya. Nakuha pang bumili ng mic, pinagyabang pa sa akin dito, anak ng puta naman. Itapon mo na yung mic mo. Kung yan lang din naman ay, alam mo yun, kung dahil dyan sa mic mo, yung anak mo naman, pinapabayaan mo, itapon mo na yung mic mo, hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo, magsumikap ka para may pangsustento kasi siya mo na anak. Nawala na nga yung isa eh. O ngayon, magkaso ka, putang ina mo. Magkaso ka, ngayong mayaman ako, magkaso ka. O putang ina. Sabi niya pa sa amin noon, bro, dapat kakasuhan ko na kayo noon eh. Kaya tahimik lang ako, kakasuhan ko na sana kayo. Grabe yung ginawa niyo. Eh, totoo naman eh. Totoo naman, napakapabaya mong ama eh. O, mali ba? Mali ba yung pinaglalaban namin? Totoo naman eh. Alam mo, pag sinasabi niya sa akin yun, parang medyo kinikilabutan ako sa isip-isip ko kasi mga pwedeng tablay na good terms na nga kami. Alangan, tablayin ko. Kumbaga, ina-absorb ko lang lahat na sinasabi niya. Pero sa isip-isip ko, putang ina mo, totoo naman eh. Totoo naman, napaka-irresponsable mong ama eh. Oh. But, hindi yan nagsustento. Oh, ngayon, sino pa? Marami ang piniperahan niyan dito. Marami ang piniperahan niyan dito. Yung
yung mga under the table na gala, ipipm niya. O, halimbawa, nakita niya tong tao na to, halimbawa, nanonood sa live niya, nakita niya naglapag. Tapos dollar sign or euro or pounds. Puta, pare, yung mata niyan, iba. Iba na maiisip niyan. Samantalang ako, aaminin ko, nangungutang din ako sa grupo. Pero doon sa mga matagal ko nang kilala. Oh. Hindi ako umuutang doon sa, ngayon ko lang na-meet, tapos i-add ko sa private, sa email. Oh. Ako umuutang din ako minsan, hindi ako napapautang dahil wala rin. Okay lang. Kailangan kong mag-adjust, kailangan kong gumawa ng diskarte. Kasi minsan sa buhay natin, ipaparana sa atin ng Diyos yung talagang hard process eh. Yung kumbaga, you must experience the hard way. No? So, maraming rejections din, minsan late nights, pagod ako, tapos maraming bills, bayaran ng bahay, pasweldo sa tatlong tao ko. Yung may tatlong tao ko, apat na sila ngayon dahil lang lima, dahil lang bukas ako ng takoyaki. Yung tatlo pag yung kagaya nung ano nung 10, sumweldo sila. So napapaiyak-iyak ako dahil sabi ko sunod-sunod yung gastos. No, kasi syempre itong ROI nitong luma, no, itong luma akong shop, nung nakuha ko yung ROI, ni-roll ko uli ng panibagong shop. So, hindi pa talaga ako kumukubra eh. Kumbaga, nandun pa ako sa puntong nagtatanim pa lang ako. Hindi pa ako yung nag-aani. So, may mga times na late nights, pagod na pagod ako, tapos lahat ng mga kita nakaset lang sa bayarin. So, minsan napapayak din ako. Grabe yung sacrifices ko, pero tinitiis ko lang, ganyan talaga ang buhay eh. Eh, samantalang itong putang inan to, oh, peperahan ng tao. Oh, tapos under the table ka pa. Ako hindi ko kinakaya, umihiram ako sa grupo. Hmm. Mas marami, tatanggihan ako, or di naman kaya bro, pasensya na dahil wala akong pera. Okay lang, kailangan ko gumawa ng diskarte. Diskarte, no, sa sarili, you know. Kagaya nung games, oh, nung pag-games ni Miss MPL, grabe talaga yung sama ng loob ko. Especially sumama din loob ko sa grupo, sa TTFY. Aaminin ko sa inyo yan, minsan lang ako magsalita. Sumama din talaga loob ko sa grupo because gusto ko kasing arborin eh. Kasi palagi na lang putang inang tong gagong sayo na to pagka magpapagames to sa kanya. O, halimbawa, magpapagames yan, may sponsor na 50,000, 25,000 ang sa kanya ron. Samantalang tayo, pag magpapagames tayo, all out yan na sa, o, nakikita ng donor na itong dinonate mo, lahat siya pagpapagames na sa tao. Pero itong discarte na ito ni sayo, ganito. Bro, sige, 50,000 yung ipapagames mo, 25,000 yung sa akin kasi host ko and channel ko yung gagamitin. Anak ng putang ina mo, ano ka ba? Ano ba yung channel mo kung walang DTFY? Oh, zero ka naman eh. Oh. Zero ka naman eh. Kung walang DTFY, hindi ka tao. Naging tao ka dahil sa grupong DTFY. Alam mo yan sa sarili mo. Marami na tayong ginawang tao rito. Oh, kagaya ni Napsi. Di ba naging tao rin yan dahil sa TTFY? Oh. Nung pag-games ni Ma'am MPL, sumama talaga loob ko sa grupo kasi gusto ko sa channel natin i-help. Kasi yan lang ang nagbe-benefit ng nagbe-benefit eh. Tignan mo, lahat ng, eto ha, i-reveal talking ko kayo. Lahat na naglalapag sa TTFY, nakuha niya rin eh, naglalapag din sa kanya eh. Oh. Ngayon, yun ang naging dahilan niya. Kaya kahit oras na namin, sasagasaan niya kami. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede to. Lagi siya nananagasa. Ano pa sasahurin ko? Oh, gumawa ako ng diskarte ko ngayon, no, para hindi ako mag-rely sa YouTube. Kasi bread and butter ko to dati, itong YouTube eh. Oh. Ngayon may established, hindi naman siguro 80, 70% established itong mga shop ko.
gagayahin ang konsepto ko nitong tarantadong to. Uutang, no? Uutang ng pera, no? O manghihingi ng pera sa community ng TTFY o sa community niya. Eh, idol tayo nito eh. O, para magtayo ko nun ng sarili niya, gagayahin yung konsepto. O. Eh, ikaw sa akin, hindi na ako magagalit kung ang itatayo mong shop eh pangalan din ng TTFY. Hindi ako magagalit sa iyo. Kasi lahat naman ng pera mo galing sa TTFY, eh. 'Di ba? Oh. Totoo naman 'yan eh. Mas karapat dapat mong ipangalan, ha? Mas karapat dapat mong ipangalan sa shop mo kung magtatayo ka ng shop eh TTFY. Oh, hindi karapat dapat na ilagay mong pangalan ng business mo eh TUC. Kasi lahat ng pera mo galing sa TTFY. Puta, ina-arbor pa niya. Ina-arbor pa niya yung paglaro ni Ma'am MPL. Ako, sumamalog ko kay LaBro Sherwin, sumamalog ko kay sa lahat. Yung batong tumatawag, mamaya ka na tumawag.